napakabubuti niyo mga kapatid. Iba-iba kayo ng role na ginagampanan. Yan ako ang imus. Sabi ko sa kanila, hindi nila pinababayaan ang kanilang tagapangaral. O may pinagawa pa sa akin sila, Sister Kevin, Sister President ng Guanto. Para malaya ako pagdating ko ito, malaya ako makakagala, makapapaglito. Kita nyo nga yan. Hindi ko lang madiretso sa kanila. Ginawa niyo pa sa amin ni Juyon? Magula ka. Nasasaktan sila pag kami tumira. Kasi nga, eh, totoo nga kasi, was it a sin for me to lower myself in order to elevate you by preaching the gospel of God to you free of charge? Sabi ni Pablo. Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia noong ako'y naglilingkod sa inyo. Parang ninakawan ko sila. Matulungan lamang kayo. Tama nga sabi ni Pablo. Humihingi ako ng donasyon dito. Tapos dadalhin ko rito. Eh, sinapal ko uli ang imus. Kasi ang imus nagbigay ng daspan. Sa mukha ko, daspan na lang. Binigay pa. Inuwi ko pa rito. Hila-hilang. May mga dilata pa. May mga pagkain kay Sister Lita. Hindi sa akin napupunta po yun. Pinamimigay ko rin po sa mga wal. Nalilinig ng Diyos ang sinasabi ko. Tinitingnan ko yung mga kapatid na sino ba rito yung mga hindi nabigyan. Sabi yung mga nagtatangko ba? Hindi ko naman sabi, hoy, kayong may obligasyon sa akin, hindi ako. Nagtatangko ba? May solar pa. Kaya nga ko, bigay ng imus yan nung ginagamit niya sa parking. Napaka-generous ng imus. Nagsabi ka ako ng tungkol sa Bible study nung araw na yun. Magkano ang ibinigay ng imus? Halos dabot ng 23,700. Nagbigay pa si Sister Lita doon sa mga nakalista, Sister Lita. Sa Bible study. Bible study po kami, babalita ko sa inyo mamaya. So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Tumanggap ako ng tulong mula sa ibang iglesia. Pero hindi ko sinulo yun. Sabi ni Pablo, parang ninakawan ko sila. Pinagpapamigay ko sa inyo. Tingnan niyo po sa iba't ibang version. Ayan, English Standard Version. I robbed other churches by accepting support from them in order to serve you. Sa NIV, I robbed other churches by receiving support from them so as to serve you. Sa New American Standard Bible, I robbed other churches by taking wages from them to serve you. Sa Christians Standard Bible, I rob other churches by taking pay. Di ba pera yan? From them to minister to you. Ang Diyos ang bahalang gumanti sa mga kapatid na marunong magbigay sa kanyang preacher na nangangaral sa kanila ng salita ng Diyos. Ito yung talata. Ngayon, dahil sa tulong na ipinadala nyo sa akin, kita nyo si Pablo, nakakulong sa Roma, nagpadala pa ng tulong ang mga kapatid sa pamamagitan ni Epaphroditus. Natugunan na ang mga pangangailangan ko at sobra pa na. Sabi ni Pablo, ang tulong ninyo tulad ng mabangong handog sa Diyos na tinanggap niya ng may kasiyahan. Sa English, ESV, I have received full payment. O, dapat pambayaran yung preacher? Yes. And more, I am well supplied having received from Epaphroditus the gifts you sent. A fragrant offering, a sacrifice, acceptable and pleasing to God. Sa NIV, I have received full payment. Kita niyong ginawa nito? And have more than enough. I am amply supplied. Sabi ni Pablo dyan sa kanya. 4:19. At dahil kayo na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niyo. Bakit? Nakabilang niyo dyan ang lahat ng tagapangaral. Hindi maiwan-iwanan kasi napakalaking pananagutan ang nakaatang sa amin. Kung kayo ipapalingin ng Diyos, doble palo sa amin. Kaya yung mga nang iwan ng iglesia na yan, humanda sa Diyos yan, yung iba'y nag-abroad eh. Yung mga nabalitaan ako, sa Cagayan, nag-abroad, iniwan ang katiwang-wakang charge, wala kayong tumatayo, ayan. Aanin mo'y pera doon, samantalang napakahalaga ng kaluluwa ng mga tao kasi sa pera. Hindi nila binigyang halaga, kundi ang mas tinignan yung dollar, yung kung anong currency meron doon. My God will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Maraming kapatid lang hindi tumatanggap ng ganitong aral, gaya ni Apostol Pablo na dumidepensa sa mga taong nagsisiyasa sa kanya bilang apostol ni Jesus. Mga karapatan at responsibilidad ng isang apostol.
1 Corinthians 9:1. Hindi ba't malaya ako? Sabi ni Pablo. Hindi ba't isa akong pastol? Hindi ba't nagpakita mismo sa akin ang ating Panginoong Jesus? Hindi ba't dahil sa akin kaya kayo naging mga mananampalataya? Hindi siya dyan nanunumbat. Ang ibig niya sabihin, may part akong ginawa. Nasa yung part niyo? Parang ganun ang ibig niya sabihin. Am I not free? Am I not an apostle? Am I not sin Jesus our Lord? Are you not my work in the Lord? Sabi ni Pablo dyan. Kahit hindi man ako kilalanin ng iba, buti mo, binabasto si Pablo eh, walang kumikilala sa kanya apostol. Alam kong kikilalanin niyo ako dahil kayo mismo ang katunayan ng aking pagiging apostol. At dahil sa akin, kaya ngayon kayo ay nasa Panginoon. At ito nga ang isinasagot ko sa mga taong hindi kumikilala sa akin bilang apostol. So ito daw yung defensa niya. This is my defense to those who see it in judgment on me. Bilang apostol, sabi ni Pablo, wala ba kaming karapatang tumanggap ng pagkain at inumin mula sa mga napangaralan namin? Diba? Yung bang maliit na bagay na yan, halimbawa, oh Brad, baon mo. Diba, binibigyan ako Sister Daisy ng pagkain, Sister Freddy. Oh Brad, ano ba yan? Big deal na ba yan? Parang ganun ang ibig niya sabihin. Wala ba kaming karapatan? Kayo lang ba may karapatan? Eh lalayasan mo na to. Parang ganun sa pwede sabihin eh. Tatrabaho na lang ako. Diba ganun? Sabi ni Apostol Pablo, may karapatan po kaming kumain, may karapatan kaming tumanggap. Yan ang ibig niya sabihin. Have we not power to eat and to drink? Kayo lang ba kumakain? Kayo lang ba nakukuha? 9:5. Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang mananampalataya sa aming mga paglalakbay? Mukhang may kinu-question pa rito. Sila na, oy, ba't kasama mo yan? Ganun. Parang ginaganon pa. Tulad ng ginagawa ng mga kapatid sa Panginoon ni Pedro at ng iba pang mga apostol. Parang may kinalaman dito sa bukod doon sa pera, may kinalaman pa rin sa pagdadala ng asawa doon sa pagsamba. Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles and as the brethren of the Lord in Cephas? Kami lang ba ni Bernabe ang kinakailangan magtrabaho para sa aming kabubuhan? Ibig sabihin, kami lang yung laging magpapagal. Tapos yung pagpapagala namin, wala ka na kaming mapapala kahit pagkain o ano man. Ganun ba yun? Libre ba yun? Or is it only I and Barnabas who must work for a living? Mayroon bang sundalo? Ito yung example. Na siya pa ang gumagastos para sa kanyang paglilingkod? Soldier. Pangalawang example. Mayroon bang nagtanim na hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Farmer. At mayroon bang nag-aalaga ng kambing na hindi nakikinabang sa gatas nito? Yun yung mga sample ni Apostol Pablo. So ano yung ibig niya sabihin? Ipagpatuloy natin ang basa. Who serves as a soldier at his own expense? Who plants a vineyard and does not eat of its fruit? Who tends a flock and does not drink of its milk? Siyempre, nagpagal ka, kailangan kang magtrabaho, kailangan kang kumain. Yun ang ibig niya sabihin. Meron bang nagsaserve ng sa sarili lang niyang gastos? Libre ba? Ganun ba? Ako nagtanim halimbawa ng ubas, hindi ba ako pwedeng kumain? Parang ganun ang ibig niya sabihin eh. Ako yung nag-aalaga ng tupa, ginagatasan ko, binibenta ko, hindi pa ako pwedeng uminom niyang gastos na yan. Yun yung ibig sabihin ni Apostol Pablo. Ang sinasabi kong ito ay hindi lamang opinion ng tao, kundi itinuturo mismo ng kautusan. Say I these things as a man, or set not the law the same also. Ano yung sinasabi ng kautusan? Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moises, huwag mong pugusalan ng baka habang gumigini. Ang mga baka lang ba ang tinutukoy dito ng Diyos? Sabihin, huwag mong pugusalan, huwag mong pipigilan. Huwag mong harangan, huwag mong hadlangan. Ang ibig sabihin sa madaling salita, kung nagpagal, pakainin. Ano po? Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. For it is written in the law of Moses, do not muzzle an ox while it is treading out the grain. Is it about oxen that God is concerned? Yun ba yung pinagmamalasakita ng Diyos? Hindi, halimbawa lang. Hindi. Maging tayo ay tinutukoy niya. Kaya ito isinulat. Sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiig ay umaasang makakabahagi sa aanin niya.